guys! Welcome back to my channel. Today, i-share ko sa inyo ang ibang pamamaraan ng paggawa ng toner. Yan po guys, para hindi na tayo bumili ng mga may chemical na yan na toner, pwede po tayong gumawa na lamang yan sa ating bahay. At yun po guys, at alam natin na wala siyang ibang chemical at magiging masamang side effect sa ating skin. Ayan po guys, kaya hindi na tayo magpapaligay-ligay pa. Keep on watching! Napakarami po sa atin mga nag-request about sa toner. Ayan po guys, ngayon bibigyan ko kayo ng maraming option at magaganda sa ating skin. Kapag ito po ay nasubukan ninyo, siguradong-sigurado po ako na ito ay uulit-ulitin nyo at hindi na po kayo bibili ng ibang toner na nabibili natin. Yun nga po sa Watson, Mercury at supermarket. At ito, para proud na proud kayo sa sarili nyo, lalo na po't maraming makakapansin sa inyo na nag-glow ang inyong skin at kayo po mismo ang gumawa nito. Kaya syempre masarap sa pakaramdam natin yon, dahil kapag po tayo ay pinuri ng ibang tao, alam natin sa sarili natin na tayo mismo ang gumawa nun at super organic ang ating mga ginamit. Etong mga ituturo ko sa inyo ay napakaganda at super effective. Ito po ay ang lemon. Yan, kapangyarihan ng lemon. Kapag po sinabing lemon, yan po ay pampaputi ng balat, pampakinis, lahat-lahat na. Pag sinabing lemon, alam mo na, pampaganda po yan. Ngayon po, kailangan din natin ng walang kamatayan at love na love ko itong ating honey. Ito pong ating honey ay nakakapagpakinis ng balat. Nakakatanggal din po ito ng pimples. Ayan po, speaking sa mga nanonood po sa atin, yan po, lalo-lalo na po yung mga nag-message po sa atin sa messenger na hindi po na nila alam kung paano nila pupugsain ang kanilang mga pimples at kung anong magandang toner na gagamitin po nila. Maisasuggest ko, itong remedies natin ito ay pangkalahatan dahil matatanggal po ang inyo pong wrinkles at the same time ay matutuyo ang mga pimples po ninyo at matatangay na din ang mga blackheads na yan, yung mga stubborn na blackheads at saka whiteheads na yan na sobrang kapit na kapit, may forever sa ating fisngi. Ayan, matatanggal po yan sa pamamagitan nitong honey. Kagaya po na lagi ko sinasabi, ito rin pong honey ang nakatanggal ng aking mga peklat. Yan. Almost pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, ito po talagang honey ang naging dahilan kung bakit ako ay nagbablog po ngayon at nagsishare po sa inyo dahil po sa kanya, kaya po nawala ang aking peklat. Ayun po, at pumuti po ang aking pumbinte dahil binababaran ko po ng honey. Yan, kaya ako ay natuwa at mag-share din sa inyo para po ako sa kasakali ay humiyang po sa inyo kagaya po na nangyari sa akin. Ito lamang po at sa pimples po ng aking anak, ibinababad niya po. Yun po kasi, pag po talaga may gusto kang mangyari na pumuti ka talaga or mawala ang inyong peklat, magtitiis, ganda ka po talaga. Guys, hindi po yan nakukuha sa isang click man lamang, unang lagayan, tatlong lagayan, apat na lagayan, hindi po yan nakukuha sa ganon guys. Kailangan kapag ka may gusto kang mangyari, ibababad niya, magtitiis, ganda kayo. May magko-comment po sa atin sa messenger na unlagkit daw. Opo, ganun po talaga. Malagkit po talaga. Titiisin lamang po natin. Pero mawawala naman ang matagal na nating hinanaing ay ang ating peklat. At the same time ay mamumuti pa po ang ating balat. At sobrang kinis po nito sa balat kapag in-apply nyo po at hinugasan. Nako, promise po yan. Ganun din po guys ang sugar. Kapag kayo po ay naligo at sobrang bula ng inyong katawan, i-try nyo po, instead na bumili po kayo ng mga pang-scrub sa inyong skin, sobrang mura. Pumunta po kayo sa kusina ninyo, buksan nyo po yung inyong garapon na may asukal. Yun po, pag pumabula ng inyong pong katawan, sabayan nyo po ng scrub ng sugar, dahan-dahan lang, wag naman po udod. Banayag lamang at pag kayo po ay nag-anlaw, makikita nyo po, haplosin nyo pong ganyan, madadaman nyo naman, sobrang smooth ng inyong skin. At the same time, natanggal po lahat yung mga dead skin ng inyong balat. Ayan po guys. At kailangan din po natin ng olive oil. Pag sinabi pong olive oil, ito po ay napakaraming benefits na dala. Yan po guys, ito nga po ay
ginagawa pa nila sa salad. Ito yung pinaka-dressing nila. Halimbawa, ito ay olive oil, tapos lalagyan ng kikuman, lalagyan nila ng vinegar. Ayun, inihahalo na nila sa kanilang salad at super healthy. Ang dami daw po nitong benefits na dala. Nagmo-moisturize din to ng ating balat para po maiwas tayo sa mga wrinkles na yan. At saka, yun nga, ma-achieve natin yung mga nauuso ngayon na Korean Glass Secret. Yun nga daw po yung sobrang puti ng skin. At the same time ay ito po ay makintab pa. Yun, ganun po ang Korean Glass. Kapag ginamit nyo daw po yung mga ganitong klase, yung mga virgin coconut oil, ayun. Yun ang pack na pack, talaga ma-achieve nyo siya. Yan po ang ating ang mga kailangan po natin sa tatlong ingredients ay kayo kikinis at hindi nyo na kailangan bumili ng moisturizing sa, yun nga po, sa mga nasabi kong tindahan. At kayo mismo ang gagawa po ng sarili ninyo. Ngayon, ibababa po natin ang camera para makita nyo po ng buong detalye. Ito po, kailangan po natin ng isang kutsarang lemon. Yan. Salain na po natin ang buto para sobrang linis kasi imo-moisturize po natin siya sa ating balat. Sa ating pong face. Ayan, sinala na natin. Tapos, shake po natin. Baka po may tining. Ayan. Isang kutsarang olive. At isang kutsarang honey. Yan po, may magko-comment po sa atin. Kung anong klaseng honey daw po ang gagamitin, kung kailangan daw po ba na puro. Yun po, gaya kung kayo po ay bago sa akin channel, marirecommend ako po sa inyo, ay wala po sa atin ano kung yan ba ay puro o yan po ay may halo. Kasi sabi po nila, kapag daw po yung honey ay hindi original, kapag daw po inilagay nyo sa ref at ito ay nanigas, ibig sabihin daw po ito daw ay may halong asukal. Para po sa akin guys, okay lang kung may halong asukal kagaya po ng ishinyal ko sa inyo. Maganda po ang sugar sa balat, lalo't yan po ay inyong in-scrub dahil mararamdaman nyo po pag kayo po ay nakapag-anlaw na sobrang smooth ng inyong balat. Ayun po, at the same time, natanggal po inyo pong dead skin. At kapag araw-araw po natatanggal ang inyo pong dead skin, ayun po, unti-unti po naglalighten ang inyo pong balat. Hanggang sa pumuti na po kayo kung ano pong gusto nyong mangyari, hanggang ma-achieve nyo na po yung pagputi po ng inyong pong balat. Kailangan po nito ang isang kutsarang honey. At sabi naman po, ang original daw na honey ay kahit ilagay mo sa ref, ay hindi siya naninigas at sobrang sticky sa balat. Or pag ginanyon nyo daw po ay sobra pang sticky kahit ilagay nyo siya sa ref. Ayun po guys. Yun daw ang original, hindi naninigas. Pero pag hindi original, naninigas daw po siya na kasi may halo siyang asukal. Yun po. Ngayon, imimix natin siyang mabuti. Ito po ay nakahanda ng aking shot glass dahil napakarami po namin ganyan. At gustong gusto ko po siya kasi super clear siya. Kitang kita ko kung siya may langgam na pumasok. Yan. At sobrang hindi mahirap, dinidip ko lamang po na aking kamay at pinapahid sa aking kamay. But make sure na malinis po ang inyong kamay, kayo ay nakapaghugas or nag-sanitize or nag-alcohol ng inyong kamay bago po kayo humawak sa inyong foam face. Lalo na po ang inyong foam face ay oily or sensitive. Yan, para iwas po tayo sa mga whiteheads, blackheads at pimples. Yan, na-mix na po natin. Iyahalo ko po dyan. At ito na ang aking gagawing moisturizer sa gabi. Para ma-moisturize ang aking face. Ayan po guys. Very natural. At alam kong walang ibang masamang side effect. At in case na may makapansin sa akin, alam ko na kaya nag-glow ang aking skin dahil sa remedies na ito. Kaya kung ako po sa inyo guys, ay gumawa na po kayo ng ganito para in case. At sure na sure po ako, nagaganda po ang kutis nyo dahil sa tatlong ingredients na to. Ayan po guys, super effective po itong mga tatlong to. At sure na sure po ako, mamumoisturize. Una-una po, mamumoisturize ang face nyo. Guwapo na itong olive oil natin.
Pangalawa, kikinis po yan, magdadry po ang inyo po mga pimples. Ganon din po yung mga sobrang butas-butas na na-pores na pinagdaanan ng pimples. Ganon din po guys kung kayo ay ma-oily ang inyo pong face. Ganon din po guys yung mga wrinkles po yan, mawawala po din yan, mababanat. Kasi pag sila po ay pinagsama ay super ganda sa skin. At ganon din po meron tayong lemon, dahil ang lemon, pag sinabing lemon, matik po yan, pampaputi ng balat, pampakinis ng balat. Ito po ang pinaka the best na moisturizing. Kung gusto nyo pong gumawa ng sarili ninyong pang moisturize at pagkatapos po ninyong maghilamos ng sabon, ito po ay isunod nyo na, gagawin nyo siyang toner ng inyong face. At sure na sure po ako, after a month na pag-apply nyo, mag before and after po kayo, picture po muna bago po kayo gumamit. Tapos po after 1 month, pinakamatagal na po yun, after 1 month, mag-picture po muli kayo para makita nyo po kung ano ba ang difference. Kasi kung kayo po lagi-lagi nyo nakikita ang inyo pong face sa salamin, hindi nyo po makikita ang pinaka-resulta po niyan. Para sabihin nyo, wala namang nangyari. But mag-before and after po kayo para makita nyo po mismong larawan na ang magpapatunay kung ano ang resulta sa inyo nito. Yun lamang po guys, and thank you po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Thank you po!